Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang kaanib ng angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay, magpasalamat at maghanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ni Jesus Nazareno. Hilingin natin na katulad ng mahal na Birheng Maria, tayo maging bukas, makinig at sumunod sa kalooban ng Diyos upang ang kanyang pagpapala at kaligtasan ay manahan sa atin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naloba ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay nasa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay suma sa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel.
Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako naman magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw. Ang sa tuwit-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging magahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay. Mataas na hari nitong daigdigan. Laging magahari ang isa niyang angkan. Sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan
ay ayon sa mga sulat ng mga propeta, sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman, sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banalang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam na lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos, dahil pinagtipon-tipon niya naman tayo sa araw na ito upang magpasalamat sa misang ito. Kaya naman po, sabay-sabay nating bigyan ng papuri at parangal ang mahal na pong Jesus Nazareno. Malapit na ang Pasko. Konting intay na lang po, konting tiis na lang, at gaganapin na natin ang pagdiriwang ng unang Pasko, ang unang pagdating ni Jesus.
At kahit po saan kayo tumingin ngayon, ramdam na ramdam mo ang Kapaskuhan. Andiyan ang mga Christmas decorations, nabalot na ang mga regalo, nakabili na ng pang Noche Buena, at nakaten ka na sa sandamakmak na Christmas party. At ngayong araw na ito, ang ikahuling linggo ng Adbiyento, at tila bagay ang pag-aantay ay patapos na. Kaya naman, di kataka-taka na ang dami mo na rin planong nabuo. San kayo magno-Noche Buena mamaya? Manunood ba kayo ng Christmas countdown sa labas? O mag-i-stay na lang sa bahay at magluluto? San kayo magla-lunch out or magdi-dinner out bukas? Sa Tongyang ba? Sa Vikings? Buffet 101? O sa mga mamahalin at sikat na restaurant na alam ninyo? Hindi ba't mag-out of town kayo? Saan? Sa La Union? Sa Baguio? Sa Boracay? O baka out of the country pa ang binabalak ninyo? Mapapasana all ka na lang. Kaya po, huwag niyo pong kalimutan, pasalubong na lang po para sa akin. Kaya ang magandang tanungin din po ngayon, mga kapatid, sa darating na pagdiriwang ng Kapaskuhan, anong plano mo? Ano na ang naplano mo? Mga kapatid, likas sa atin ang magplano. Mahilig tayong magplano. Kaya kapag may extra budget, plano na ng kain sa labas. Kapag nagkita-kita kayo ng mga kaibigan ninyo, plano na ng gala. Kapag malapit na ang summer, plano na ng outing. At dyan tayo magaling ang magplano. Pero kadalasan, anong nangyayari? Di natutuloy. Drawing lang. Sino dito ang mahilig magyaya tapos sa huli siya pa ang unang di makakasama? Drawing lang pala. Kawawa naman yung mga kasama mo. Excited na excited pa naman na i-prepare na ang lahat ng gamit niya, nakapag-outfit check na siya, nakapag-book na siya ng ticket, nakapag-pareserve na ng transient house, tapos sa huli, di pa pala matutuloy. Minsan, mga kapatid, kapag tayo ang nagplano, di natutuloy. Di lahat ng plano natin ay natutuloy dahil na rin sa iba't ibang kadahilanan. Pero ngayon, sa misang ito, gusto ko lang pong bigyan ng diin at halaga ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos na pinasabi niya pa mula kay Anghel Gabriel. Ang plano ng Diyos na di lang para kay Maria, kundi ang plano din ng Diyos para sa ating lahat. Kaya sa pakikinig natin sa salita ng Diyos, sa Ebanghelyo, tinuturuan tayo nito na tanggapin ang plano ng Diyos sa ating buhay. At paano matutupad ang plano na ito? Sa pamamagitan ng halimbawa na ipinakita ni Maria. Kaya ngayon, ating balikan ang sinabi ng anghel kay Maria at kung paano siya tumugon dito. Mga kapatid, narinig natin na nakipag-usap si Anghel Gabriel kay Maria at sinabi nito ang plano ng Diyos na si Maria ay magdadalang tao at manganganak ng isang sanggol na tatawaging Jesus na siyang magliligtas sa ating lahat mula sa ating kasalanan. Pero itong pananalitang ito ay hindi pamimilit dahil ito ay isang plano. Maaring tumanggi si Maria, maaring niyang di tanggapin ang sinasabi ng anghel, hindi ba't ikaw, kapag di mo gusto ang plano, ikaw pa ang unang magsasabing, pangit yan, ayoko niyan. At kung minsan, magsasuggest ka pa ng gusto mo na alam mo na mas maganda. O kaya kapag di nasunod ang gusto mo, di ka na lang sasama. Sige, kayo na lang, busy ako, may pupuntahan ako, wala akong pera, kayo na lang, sana mag-enjoy kayo. Ngunit si Maria,
kahit nagugulumihanan sa kung ano ang nangyayari, tumugon siya ng dalawang bagay. Unang tugon, sinabi ni Maria, paano mangyayari ito sapagkat ako ay dalaga? Sa unang tingin, maaari nating masabi na nag-aalangan si Maria. Nagdalawang isip siya, kaya niya natanong iyon. Ngunit ang katotohanan ay gusto niya munang pagnilayan ito. Gusto niyang malaman paano mangyayari ito. Gusto niyang maunawaan nang sa gayon lubusan itong matanggap at mayakap. Hindi ba't sa buhay natin, ganun din tayo. Kapag ang daming pagsubok, kapag ang daming nangyayari sa buhay natin na di na natin maintindihan, kinakausap din natin ang Diyos. Tinatanong natin siya, Lord, bakit nangyayari sa akin to? Lord, kakayanin ko pa ba ito? Lord, ano ang kailangan kong gawin? Kasi hirap na ako. Mga kapatid, walang masamang magtanong sa Diyos. Walang masamang makipag-usap sa Diyos. Dahil sa pagtatanong at pakikipag-usap natin sa Diyos, gamit ang pananampalataya natin, doon natin matatagpuan ang kasagutan na hinahanap natin. Minsan, hindi agad sumasagot ang Diyos. Minsan, hindi mo agad malaman. Ngunit kung may puso kang tulad ni Maria na bukas sa plano ng Diyos, magagawa mong umasa na may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ikalawang tugon, sinabi ni Maria na mangyari nawa ang kalooban ng Diyos para sa akin. Ito ay sinabi ni Maria matapos sabihin ng Anghel Gabriel na huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Di ka iiwan ng Diyos. Di ka pababayaan ng Diyos. Kahit na siguro hindi lubusang na ipaliwanag ng anghel kung bakit mangyayari ang mga bagay na ito kay Maria, ang kasiguraduhan lang na kumikilos ang Diyos sa buhay natin ay ang siyang naging daan upang di mag-alangan si Maria na tanggapin ng buong puso ang plano ng Diyos para sa kanya. Dito makikita natin ang kagustuhan ni Maria na laging maiayon ang kanyang kalooban sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ang siyang kalooban ko na rin. Pero tayo kung minsan ay nag-aalangan pa rin. Marami tayong mga considerations, marami tayong mga excess baggage. Nahihirapan tayong sumagot ng oo dahil hindi tayo handa at hindi pa natin lubusan maintindihan. Pero mga kapatid, sa Ebanghelyo, pinatunayan ng Diyos na kumikilos siya sa ating buhay. Kaya naman, huwag po tayong matakot, huwag kang mag-alangan, magtiwala ka. Hindi kanya iiwan sa ere. Maniwala ka. Sobra kanyang mahal. Manalig ka. Tutulungan kanyang lagpasan ang mga pinagdadaanan mo. Dahil ang katotohanan, may magandang plano ang Diyos. Kaya sana magawa mong yakapin ang plano ng Diyos para sa iyo. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, pinapalalahanan tayo sa plano ng Diyos ng pagkakatawang tao niya, pakikimamuhay sa atin at pag-aalay ng kanyang sarili sa krus. Kasama tayong lahat sa plano ng Diyos. Kaya nawa, sa bawat plano natin sa ating buhay, hindi tayo makalimot sa Diyos. Nawa sa bawat plano din ng Diyos, magawa nating tanggapin at yakapin ang mga ito tulad ng pagtanggap ni Maria. Tandaan ninyo,
kapag ang Diyos ang nagplano, hindi ito drawing, hindi siya paasa. Bagkus, sasamahan ka pa niyang tuparin ang mga planong ito, magtiwala ka lang, maniwala ka lang, at manalig ka hanggang sa luli. Kaya ngayon, tatanungin kita, sa pagsapit ng Kapaskuhan, ano ang plano mo? Ano na ang naplano mo? Drawing pa rin ba ito o nakulayan mo na? Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na mga kapatid, didalangin natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristong ating manunubos. Ang ating tugon, O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkuling na ayon sa kagustuhan mo, O Diyos. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapagtaguyod ng katotohanan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, tinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napapabayaan, maramdaman nawa nila ang pagkalinga mo, Ama, sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, tinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor, at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok ng kanilang kinakaharap. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin mo, Ama, ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang iyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo. Amen. Magsipo muna lahat. Sa pag
puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birhing kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritung Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalanging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, na puno ng langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana, o sana. Silid po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong galang at pag-ibig natin ngayong dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung iginigiit namin lagi ang aming mga plano at kami sumusuway sa iyong kalooban. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po na. Narito si Jesus sa Sareno, ang pinangakong tagapagligtas ng Ama. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Bawat tahanan bago sumapit
announcement. Nihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Available na rin po ang opisyal na imahen ng poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos. At ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay mga sumusunod kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayo mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa. Salamat kay Reverend EJ na nagbigay ng ating pagninilay. Palakpakan natin si Reverend. At salamat din po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapagawa, paglinis at pag-ayos ng simbahan, at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At gaya nga ng sabi ni Reverend, may plano ang Diyos at sasamahan at tutulungan niya tayo maisakatuparan ito kung tayo'y makikinig at susunod sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Yumuko kayo at hingi ng pagbabasbas. Ang makapangyarihan Diyos Ama ng bugtong na anak ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng Kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na hindi matatapos. Kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa at taglayang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Thank you.
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus ng kinamatayan ay sa lisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka na. Jesus, Nazareno.